guys, you're in a nutshell with me, Ina. Nako, nabalitaan nyo ba itong napatulfo na scammer, parang recruiter, kuno, sa Hong Kong, kung saan medyo naloko po ang ilan natin mga kababayan doon. Pinangakuan po sila na mabibigyan ng student visa papuntang Canada, hininga ng pera, hundreds of thousands, only to end up na niloko po sila. Basically, hindi po totoo na mapupunta po sila dito sa Canada. Yan po ang ating pag-uusapan in this episode. Ang guest po natin ay President and CEO ng Canada Advantage, si Ms. Vanji Kawile. And hi, Ma'am Vanji! Hello, good morning. Good morning, everyone. Ayan. Okay, si Ms. Vanji is President and CEO, as I mentioned, of Canada Advantage. Isa po yung placement agency. They help people who want to come to Canada through different pathways. Okay, understand, initially po kasi tinutulungan nila yung mga gusto mag-student pathway, but now they ventured into the other pathways. I'm sure marami din siyang opinion tungkol dito sa nangyari na sa Hong Kong. Iwas-iwasan po natin ang mga dubious na mga taong maaring lumapit sa inyo. Have you noticed that maybe there's been an increase in these scams since, you know, there's been so much interest, growing interest sa pagpunta po, not just in Canada, in other countries? Talagang dumami po ba talaga? Napakarami, no? Especially in the student pathway. You have to remember, napakataas ng trajectory kasi ng international students na dumadating sa Canada. Sa Filipino alone, from 12,000 last year, dumubli tayo this year to 23,000. Kasi yun ang pinakamabilis, pinaka-efficient. Mabilis ka talaga, within less than 6 months, pwede ka makarating dito. Unlike permanent residency na abot ng taon, matagal talaga. So permanent student visa pathway has always been the easiest or the fastest way of coming. Yun nga lang, yun din ang pinakamahal. Oh, okay. Oo nga po. And of course, with many people siguro na nadadala doon sa mga story ng mga masasayang stories about students coming in here, they're also very, very vulnerable to believing yung mga nag-aalok ng tulong po sa kanila na makapunta rito. Okay, for this episode, we want to focus on what these recruiters or placement agencies should not be doing. Yung hindi po nila dapat ginagawa. Okay, let's start muna po dun sa example dito nga sa napatulfo po. Naku, nakakalungkot, ma'am, no? Dati pa po siyang politician in Cebu. Ito nga nasa likod po ng scam na yan. But anyway, okay. Una, humingi po siya agad ng, I think, more than 100,000 pesos minimum per person. But of course, as you mentioned, mahal talaga mag-student pathway. Kaya, nag-o-offer din po siya magpautang ng 1 million pesos para gamiting show money daw po nung mga inaalok niya. Ano po ang dapat gawin pag ganun? Well, unang-una, no? A student who's coming to Canada to study must have their own finances. Okay? Bawal kami actually na magpautang. Kung mag-utang man sila, hindi namin yun alam. It's difficult for us to ascertain saan ang galing yung pera nyo, no? Kasi kami lang naman ang tumutulong at nagpo-proseso ng papel nila. Pero under the Canadian law, it is a requirement that you provide your own finances. Nangyayari ba yun? I'm sure hindi tayo magmamaang-maanga na hindi nangyayari yun. But for us, the agency ourselves, to actually provide avenues para mangutang yung mga tao, it's a big no-no. Hindi dapat yan ginagawa. Pangalawa, yung pag-guarantee na sigurado makakarating ka. I always tell that to all our clients. The moment someone ay nagbigay, if someone provides you with a guarantee that you'll be able to come to Canada for sure, tumakbo ka na ng 10 miles. Kasi sigurado ka na, hindi yan totoo. No one can guarantee. Alam to ng lahat ng staff ko, alam to ng lahat ng clients na nakausap ko. No one can guarantee visa in Canada
Even perhaps the Prime Minister Justin Trudeau, oh. Honestly, right? Because yeah. There is a process that we have to all go through. Yes. Oh, ikaw, okay. Ako, lahat nagpunta sa Canada unless nandito ka na from the very beginning. There's really no shortcut. We have to go through that. Caveat lang ha, I'm not a licensed professional. Hindi okay. po ako immigration consultant. Our company has an in-house immigration lawyer that handles all those immigration concerns. Kami okay. po ay may mahigit 50 schools, Canadian schools, partners in Canada. So we can cover from coast to coast, from Toronto, New Brunswick, all the way to Vancouver, British Columbia. So we've been doing this for a while. At napakarami talaga. It's ako mismo, kami na mismo nagsasabi sa mga tao, wag niyong pilitin kung hindi kaya. If it's too good to be true, it's too good to be true. Yeah. Kamihan, and I'm not blaming people. I'm not blaming anybody. Kasi ganun talaga. Everybody wants to come to Canada. Pero in our desperation to come, nabibiktima tayo ng scam. Correct. Diba? So, yeah. That's really the reality of things. Pag nakikita mo nang may question ka na, questionable na sa inyo, ibig sabihin something is wrong. Yeah, in short, parang you have to be 100% confident, ano? The moment that you have the littlest doubt, maybe, is that what you're saying? Parang yes. Stay away na lang muna, wag kayong magmadali. Okay. Or the information is very much available in the internet, right? Mm-hmm. Research, do your research. Pwede ba nga to? Pwede bang mangyari to? Kasi even for our company, we provide different layers of fees. Right? But we don't ask right away on the onset 120,000, 200,000, and that's just the beginning. Hindi ganon. Dapat transparent ang transaksyon. Sa simula pa lang, malinaw na anong mangyayari, paano kung magkakaroon ng visa, paano mo magagarantiyahan yan, immigration officer ka ba? Even to a point na kami halimbawa mayroon kami mga application na napakagaling, napaka-legit, napakalakas. Pero nadi-deny. Hindi natin pwedeng sabihin hindi nangyayari dahil nangyayari. Sometimes at the end of the day, ito yung Hail Mary face namin eh. Na minsan nangyayari talaga, even our immigration lawyer would say hindi nila maintindihan, a very strong case, a very strong file will get denied, and we don't know, maybe it's the maybe the immigration officer woke up in the wrong side of the bed. We don't know, right? We don't know, so we never give any guarantees. Never. Okay. You mentioned fees. Okay, yan ang, if not maybe, one of the biggest concerns, of course, ng mga applicants. Okay, what fees could be charged or could be expected? Ano ang hindi dapat nilang bayaran or pagbigyan po ng pera? Okay, ang fees normally, kung darating ka as student visa. Pag-usapan, iba kasi yung ibang pathway. Pag-usapan natin yung student visa. Okay. Ang fees, of course, nandyan yung admission fees for the schools. It range between a couple hundreds to a thousand. Diba? Kasi reservation fees, admission fees muna magsisimula. Pag natanggap ka na, then you need to put in your tuition reservation fees. Okay. So that's another fee that you have to look into. Once you're accepted and you pay the reservation fee, ready ka nang mag-submit ng student visa. So the student visa, you have to pay the government fees, filing fees of about 155. Canadian dollars po lahat ang pinag-uusapan natin. Okay. So these are just processing fees. And on top dyan, yung processing fee ng ahensya. Okay, it varies. So, yun, tingnan nyo, magkano ba? Kasi nagpapagod din yung mga ahensya. Mayroong mga ahensya na mababa, mayroong mataas. And it all depends kung
mataas ang approval rating nila or tutulungan ba nila kayong makahanap ng bahay sa Canada, which is napakalaking problema ngayon. Tutulungan ba nila kayo na makakuha pagdating dito, may mga settlement services, so mga ganon. Meron kasi, marami kasi ngayon, Ina, nag-education agency, you know, ng mga students, pero they've never been to Canada. Okay. They've never been, they really don't know how Canada works, right? Ako, I lived here for 30 years now. Oh, okay. So this is my home now. This is where I live. This is where my kids live. So alam namin yung sistema ng Canada. So pagdating nila dito, meron talaga silang support. That's part of what we bring. So iba-ibang layers yan. Iba-ibang proseso. So after the fees, of course, kailangan ka magbayad ng tuition fee. May mga school na kailangan lump sum yung tuition. May mga school naman na nag-a-allow ng per semester ang tuition. So kung finances yan, medyo naghahanap ka ng ayaw mo ng one-time na labas, buong money. So you have the options to choose kung sinong school ang available, right? Okay. But you have to show the government na yung buong finances mo, meron ka sa bank mo. Whether you're going to use it now or use it later, kailangan buo yan. Plus, when you come to Canada, mahal po ang pamumuhay sa Canada. So, kailangan i-show mo na meron kang living allowance. Ibig sabihin, may panggastos ka. Kasi paano kung hindi ka agad makahanap ng trabaho? Remember, as a student, you cannot work full-time. Okay. Ma'am, doon po sa school fees, kasi initially yan po yung first tranche na mga kailangan pong bayarin, should the person feel comfortable giving that money to the agency? Or how do they make sure na mapupunta po doon sa school fees yung ibibigay po nilang pera? Paano po ba yun? Kami, you pay directly to the school. Is that a red flag kung hingan po ng agency o ng recruiter yung pera para sa school, or is it also normally done? No, definitely it's a red flag because simply because wala kang control dun sa money mo. Why are you giving it to the agency when you can go directly to the school to pay? The agency serves as a bridge, right, between the parties. But at the end of the day, pag monetary, we don't touch that because they're supposed to remit those payments directly to the school because it's less hassle. Very clear. Basically, I'm guessing yung ibabayad nyo lang po dun sa mga recruiter, yung fee lang po talaga nila. Okay, yes. Everything else, if you're paying for a visa processing even, it goes to the government. In fact, sa agency namin, if you just want help in getting admitted, enrolled, we don't even charge that. The only reason we charge our fee is because if you need help with your immigration application. Okay. But what sort of help usually, ma'am? What's that? What sort of help usually ang hinihingi po sa inyo, bale? Na may bayad na? Yun na yun. Yung pagkailangan na nila mag-apply ng study visa. So yun na yung tama ba tong papel na kinakailangan. So we provide a complete advice, right? Mm-hmm. So they would understand. And I know a lot of people now are doing DIY, and that's perfectly okay. Yes. But my thing is, it's also important that beyond getting your visa, understanding anong dadatnan nyo sa Canada. Yes. Yun din sa akin talaga, yung you'll be able to call parang a friend like ours na, miss, okay ba to? Dito ako napunta sa lugar na to. Safe ba to? Or saan ako kukuha ng bus pass ko? Very simple, but it makes a lot of sense because this is a brand new company. It's a brand new country that you're living in. I totally agree. I think what Ms. Vanjie is saying, in Canada Advantage po kasi, parang full service yung ibibigay sa'yo. It's not only pag naka-enroll ka na, nakapag-start ka na ng school, goodbye. Hindi po doon natatapos. Ano. They help you out in finding a house if you need to, making sure that you're settled your whole life
is settled here in Canada. Tama po. And that's part of the fees. So, kunyari, mapansin nyo, no? Bakit ito ang sinacharge itong agency na to? Ito, ito lang. It's because of that. So, evaluate po ninyo yung service na nakukuha po ninyo. Okay, one more issue, ma'am. How about providing sensitive information? Okay, baka po may mga humingi. Sabihin, o, penging ano, I don't know how these scams work, but some might be asking for bank details or I don't know, other personal information. Ano po ba dapat ang limit sa pagbibigay ng impormasyon? Ano lang po dapat ang hingin ng mga agency or recruiters na legitimate? Well, honestly, we do require a lot of private information, but okay, those private information is covered, is protected by a retainer agreement. Okay. Doon sa retainer agreement, naka-outline doon saan lang ginagamit yung private information, especially for us, we're a Canadian company. Nako, napakalaki po. Million ang penalty ng government pag na nagamit namin sa mali yung mga impormasyon na to. Diba? Oh. Outside, opo, outside of Canada, hindi ko alam. Yan, oh, okay. Hindi ko na alam. Pero kami, dahil Canadian company kami, we have to abide by the privacy law ng Canada. Unang-una, sa pagsimula mo palang admission sa school, dapat ang hinihingi lang talaga sa'yo is your passport tsaka yung transcript of records. Okay. Yun lang ang kailangan doon. Kasi kailangan i-verify ng school na ikaw talaga yun, legit ka. Okay, so I guess then after that, of course, the visa application would require more information as you move along. Okay, itong retainer agreement, I guess, since you mentioned, kaya po Canada-based, if they're looking at working with an agency based in Canada, for example, at walang retainer agreement or any sort of contract while negotiating or ano, is that also a red flag? Dapat meron, and at what point po dapat merong contract or agreement? Nako, ang mga kababayan natin, no, basic ito. At any moment na may involved na pera, dapat protektado ka ng isang kontrata. Hindi lang dito sa immigration, sa kahit anong transaksyon, pautang man yan or kahit ano, lapgi, dapat may kontrata. Kasi hindi mo alam kung anong mangyayari at kung hindi kayo magkasundo or may mangyari, mababalikan mo yung kontrata. At pwede ka makatayo kasi may pinagkasulatan kayo. Oh, okay. Ito naman po, ma'am. Another popular concern or usual common concern. Can an agency guarantee salaries? Kunyari, tutulungan ka daw nilang makakuha ng trabaho. Okay. Guaranteed po ba sabihin nila, sige, sure ako makakuha kita, ganito ang magiging sweldo mo? Naku, hindi rin. Yan yung mga guarantees na imposible ma-fulfill. Kami din is, we do education, immigration, and recruitment, no? Employment kami. But we don't guarantee work kasi gaya ngayon, di ba? Ay, umiikot ang mundo. mabilis gumalaw ang ekonomiya ng Canada. Today available, bukas wala na yan. So, pwede tayo, may mga kapartner tayo, mga employer. Pwede naming mag-recommend, pwede kaming magtanong, may opening pa kayo. Pero kung wala kaming magagawa. We can only recommend, but we can never guarantee. Okay. Is there, ma'am, a certification or ano ba that applicants can ask outright from someone who's presenting themselves as a recruiter just for them to know if legitimate po ito? Kumbaga, certified ka ba ng ano, Canadian government or what? Ano po, meron po ba silang mahihinging ganung identification? Well, every student recruiter, no, school recruiters, may binibigay na certificate ang mga schools. Okay. Makikita mo yan, but it doesn't guarantee na it will be legit kasi baka mamaya mapeke. Pero yun talaga, basic talaga, if they say, oh, recruiter ako ng isang university, they should be able to show you a certificate na talagang recruiter sila ng school na yon. But as a database, as an overall, wala pa kasi talagang agency sa Canada. And I've been advocating that since day one. These recruiters must go through certain
accreditation process, certification process, in order to be able to engage into the business, because you're dealing with people's lives. This is hundreds and thousands of dollars involved. So there has to be some form of professionalism. So until then, it's an open market, honestly. Yeah, tama yung sinabi ni Ma'am Vanji. Literally, it's a person's life savings for many cases, di ba? Life savings nila po ang binibigay nila dyan. So it's just right for them to really double, triple check lahat po ng pinapaksukan po nila. Tapos ma'am, ito pala naalala ko. Because you've been stressing that you can never really guarantee na success, makakapunta po sa Canada o ma-approve ang anuman pong application. So bawal din po, baka meron po mga scammers yan. Pag hindi naging successful to, ibabalik namin ang pera mo. Oh. Pwede ba yun? Siyempre hindi. O mag-ingat kayo. Baka may ganun eh. Kasi talagang bibigay nga naman yung applicant na gusto ng gusto. Let's say makapunta ng Canada. Parang baka merong money back guarantee sila if mag-fail ang kanilang process, ang pag-apply. Hindi ko alam, no? Kasi ang hirap sabihin yan. Siguro yung maybe, baka ang inibig nilang sabihin yung binayad. Yung binayad nila sa school, marirefund nila. So, pwede yun. Possible yun. Possible yun. Although may kinakaltas pa rin ang mga school for some admin fees. Pero yung sabihin, yung buong money ibabalik sa'yo, how? Yeah. The work is already done. Diba? As I've said, walang guarantee when it comes to visa application and approval. But whether you're approved or not, trinabaho na yan yung tao eh. Trinabaho na kung sino man. So it's only fair that they get a portion or they get paid for the work that they've done. So yun lang yun. Okay, so that's another red flag. Okay guys, do not believe it. Pagkasabihin nila 100% ng ilalabas mong pera ay ibabalik nila sa'yo. Tama naman po yung sinabi ni Ma'am Vanji. So umpisa pa lang naman po kasi sasabihin nila there's no guarantee. So kung hindi po maging successful ang inyong application, hindi rin naman po, kawawa naman po sila, Ma'am Vanji, limbawa, na nagtrabaho na po to help, try to help you out. So yung fee po nila, hindi na po mababalik yun. Tama po, no, ma'am? Tama. Okay. O, sige. I think that's it. Do you have any additional maybe red flags na pwedeng pong to watch out for sa mga right now? Hundreds of thousands, ma'am, are interested in applying dito sa student pathway especially. At baka may nakaligtaan po akong mga red flags na gusto niyo pong banggitin. Well, siguro ang masasabi ko lang, ako, I truly believe Canada is one of the greatest, if not the greatest country in the world. We have free healthcare, we have commitment towards diversity. Dito, hindi ka man tatakot kasi protected ka dito ng Charter of Rights. You have the equal rights, whether ano ka lang, visitor ka lang dito, or matagal ka ng citizen. Ang treatment natin sa isa't isa, napaka fair, di ba? So I really love this country and I understand why everybody wants to come here, and rightfully so. You must come. Ako nga ang personal siguro, parang sabi ko nga, siguro ang personal mission ko sa buhay, makatulong tayo sa kababayan natin na gumanda ang buhay natin, kung hindi man pwede sa Pilipinas, dito sa Canada. Kasi totoo po yun. Basta willing ka magbanat ng buto, may mangyayari. Yes. No, di ba? Hindi madali ang buhay. Hindi madali ang buhay. Hindi rin yan ibibigay sa'yo in a silver platter. Pero alam mo that you can look forward na magaganda ang buhay mo. Pero gaya po din ng kahit anong bagay, hindi po lahat na nauukol sa Canada. So be very careful. If you're going to risk your life savings, make sure na maibibigay mo yun sa tama at hindi ka maiisahan o malalamangan ng mga tao na unfortunately, no, I give that to the consumer, I give that to clients. Again, pag sa tingin mo may red flag yan.
at asasan mo na, na red flag yan. Okay. Pag may mga bagay na hindi ko masagot or in intuition na tingin mo, parang mayroong mali. Yeah. Back off ka na kasi pwede ka namang mag-research. Correct. Ang research ngayon nasa cellphone na lang. Mm-mm-mm. Diba? Tsaka hindi mo naman kailangan sobrang galing mo para makaintindi. Minsan, tatype mo lang yung pangalan ng tao or makita mo. So, again, we love to help people. We want people to come to Canada. We are here to support anyone who wants to come to Canada. But let's do it right. Let's do it very transparent. And let's do it in a way na hindi naman kayo madidihado. Yeah. So, I forgot one question. Siyempre, ito, tanong ko na to. Medyo biased na to kay Ma'am Banshee. Because, you know, her company, placement agency, is based in Canada. Siyempre, yung mga nanggagaling po sa Pilipinas, baka mas marami po silang access sa mga Philippine-based agencies na tulad ng nabanggit din po ni Ma'am Banshee kanina, walang real experience in how it is living as a student in Canada. Sabi ko nga, obviously, biased na si Ms. Banshee dito, but what are the pros of them working with a Canada-based company? Rather than yung mga nasa Pilipinas. Dahil ma'am, ang dami rin talaga sa Pilipinas, di ba? Okay. For one, Ina, meron kaming presence sa Philippines, ha? Meron kaming Center. Diba? Okay. May intake center kami sa QC, sa tapat ng Ateneo. So, they can come anytime and they'll be assisted by our well-trained staff doon. Hindi man sila galing dito. Our country manager has been here for several times, so she's familiar. Pero balikan natin yung tanong mo. Mm-hmm. Ano nga ba yung advantage? Ako, pinakamalaking advantage na kakita ko is yung may tutulong talaga sa'yo. May matatanungan ka. At the very least, lalo na kung wala kang kamag-anak, pero magpapakita sa'yo ng different pathways. O, pag ganito, ganito mangyayari. Kasi, ang mga manluloko sa totoo lang, Ina, wala lang sa Pilipinas. Kahit dito sa Canada, meron din. Diba? Tapos, ang Pilipino dito, I said this, and no offense to anyone, I've been here for 30 years, marami dito lahat experts. Pagdating mo dito, pumunta ka sa isang lugar, sa isang kumpulan ng Pilipino, lahat yan expert. Experts. Diba? Mga eksperto sa mga bagay. Ay, di ganyan. Dapat ganito. Okay. So, and that is okay. If you don't know anyone who's really into the business, mapapaisip ka eh. Mapapapunta ka kung saan-saan. So, I always tell my students, stay on focus. Kung ang pag-aaralan mo ay dahil gusto mo talaga mag-aral at matuto at umuwi sa Pilipinas, by all means, focus on that. But if your focus and the reason why you came here is to lead towards permanent residency, then stay that way. There are different ways to skin a cat. But at the end of the day, mahalang dinala mo dito sa Canada. At yun ang nahihirapan akong i-reconcile kasi marami talaga sa mga Pilipino, marami nakilala ko, ha? Not my students, umuwi, na-frustrate. Tagal na namin dito. Maubusan na ako ng postgraduate work permit. Wala pa rin. Hindi pa rin ako nagka-qualify. Especially in BC and Toronto. It's really hard to become permanent residents in those area, no? So, kailangan meron ka ng plano. Pag-apak mo pa lang dito sa Canada, dapat alam mo na kung anong magiging ang plano mo in the next 2, 3, 4 years. Oh, okay. And placement agencies like that are based right there can help you prepare better. Yes. Again, there's nothing wrong if you want to do it by yourself. Self-research kayo. But again, oo nga naman, extra help talaga these professionals who do that for a living, you know, give advice on how to plan out your life. Yes. Okay. So, lalo na sa mga newcomers, sa mga temporary residents ng Canada, isa sa mga bagay na ina-advise ko, huwag niyong titipirin, is yung immigration niyo. Di ba? May titipid mo yung panood mo ng sine, pang mall mo, but huwag niyong tipirin yung kinabukasan niyo. Yun talaga. Yeah.
Okay. Oh, guys, ang dami niyong nakuwang tips. It's been so informative, ma'am. Thank you so much. Thank you, Ina. For sharing your knowledge with us. Again, si Ma'am Vanji is with Canada Advantage. You can look it up if interesado po kayo. Thank you, ma'am. Okay, good luck sa show mo. Thank you so much for having us. That is it for In a Nutshell. I'll see you in the next one. Bye, guys.